Ayun na kayo mga anak, kain na tayo. Uy, hot dog. Bilisan nyo kumayot, may pasok pa kayo ha. Okay, next yung mga hot dog. Mama, may recognition po kami bukas. God willing, may honor po ako. Wow. Sana po makapunta po kayo ni Papa. Sige, sige anak. Emma! Ano pala, yung pinapabili kong laptop kay Papa, nabili na ba? Kasi kailangan ko na yun eh. Naku anak, wala pang binibigay ang Papa mo. Pero hayaan mo, papaalala ko ulit. Ganyan naman lagi si Papa. Ang daming nakakalimutan. Ma! Ano na naman to? Puro ka online! Puro ka online! Kim? Kim, bakit? Kim, bakit? Ma! Kim! Oh, ano nangyari? Si Kim, hindi makahinga! Kim! Ano yung inhaler niya, Kyla? Kim! 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 Mama! Kim! Mawala lang naman, ma! Mawakan ko yung papa mo! Bumili ka mo ng inhaler! Bilisan mo! Wait lang. Kim! Anak ko! Kim, bilisan mo, Kyla! Kim! Nak? Nak! Anong nangyari sa'yo, Nak? Pabito na si Papa, niloko yung gamot mo na! Gising ka, Nak! Nak! Dali natin sa ospital, Kyla! Ma! Halika na! Ang kapal ng mukha mo! Sinama mo pa dito yung babae mo! Huwag na huwag ka magpapakita sa amin kahit kailan! Nak, mag-usap muna kayo. Baka hindi lang kayo nakakaintindihan. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Chris, ang isang mabuting magulang, walang hangad, kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Masakit sa damdamin, pero huwag mo sisihin ang iyong sarili. Yun ang kalooban ng Diyos, anak. Magtiwala ka sa Kanya. Huwag mong isipin na wala kang kwentang ama. Mas dakila ang hatong ng Diyos kaysa sa ating puso. Thank you.
ba? Oh, mapasyal ka. Ano kailangan mo? Sa tingin ko kasi, hindi pa kayo nagkakausap ng papa mo ng maayos. Minsan kasi naikwento ka niya sa akin. Noong time na makita mo kami ng papa mo, nanakawan ako noon. Dala ko lahat ng pera na pampagamot sana ng anak ko. At hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Lahat ng natitira niyang pera sa wallet, ibinigay niya sa akin. Kaya't laking pasasalamat ko sa Panginoon na nakilala ko ang papa mo. At siguro alam mo din naman ang naging kapalit nun, di ba? Wala na tayong magagawa. Matagal ng panahon nung huli kami magkausap ng papa mo. Pero ang alam ko, dito pa rin siya nakatira. Puntahan mo na siya hanggat nariyan pa siya. Teka, anong ibig mong sabihin, Jane? Ma'am, pinapaabot po sa inyo para sa inyo daw po. Ha? Kaya daw galing? Hindi ko po kilala eh. Basta po yung matandang lalaki po na nakatayo sa labas. Ah, sige. Salamat. Sige po ma'am, balik na po ako sa trabaho. Araw-araw, gusto ko kayong laging pinaghahandaan. Valediktorya ng bunso ko! Kailangang magsipag para sa laptop ni Kyla. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Ma! Ano na naman to? Online shopping ka ng online shopping eh. Ma, kasi sana yung pera tinatabi mo na lang para sa pangangailangan ng mga bata. Sana yun ang pinaprioritize mo. Ano bang pakialam mo? Eh di ba binigay mo na sa akin yung mga pera na yan? So bibilhin ko kung ano yung gusto kong bilhin. Tama si inay. Okay, ready na tayo. Napakabuti ng Diyos at matuwid ang kanyang mga hatol. God knows best. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. Unang Juan 3:18-21.